What's up mga kabaro? So ngayon nandito ako sa aming ikdis. So ang ituturo ko ngayon is kung paano mag-order ng ENC permit no via Corns Connect. So ngayon is kukuha muna tayo ng route plan natin kung saan yung mga i-order natin kasi kailangan yung route planning. So, kung nakikita nyo dito sa taas, hindi ganong makita yung kulay yellow, no dilaw. So, nag-warning na siya na may expire ngayong katapusan. So, since March 30 na ngayon, so bukas may expire na siya. So, mag-re-request na tayo ng ENC permit. So, bago tayo pumunta doon sa Corns Connect para mag-order yung application, yung bago ngayon, Corns Connect. So, kukuha muna tayo ng ginawa kong route planning. So, pupunta tayo sa menu. Tapos, route planning, open. So, yung may ginawa na ako dito, yung mga na-expire na permit. So, ito yung ginawa ko na. So, gagawa lang kayo. Ayan, so titingnan natin sa small scale. So ayan yung makita mo yung mga blue, yun yung ginawa ko. So i-zoom in natin para makita nyo. Ayan. So nasa Malaysia kami, Malaysia yung ruta namin. Ito yung mga ginawa ko. Ayan, zoom in pa. Ayan, hindi ganong makita kasi may mga standard kapunti yan. Yan, kung i-zoom out natin, ayan yung mga ginawa kong road planning papuntang Incheon. So ngayon kukunin natin itong ginawa ko, simple lang. So nasa road planning ka, save lang, click arrow down, tapos export. So ito yung SanDisk Cruiser Blade. So ito yung USB na nakalagay na dito sa sa USB hub ng ikdis. So kukunin natin yon. So bagong lahat, transfer na sa CSV file. Yan yung mga ginawa ko dati na nag-request ako. So ito na, lumabas si that CSV kasi pag RTC, .RTN, hindi yan mababasa doon sa Corns Connect. So, dapat CSV file, naka-CSV file. Pagkatapos ng CSV file, lagyan mo lang ng kahit anong ilalagay mo dyan para makita mo doon. So, ang biyahe ko is Chico, Pasir Gudang, Pinang, Pikipotkilang, Kuantan, Hong Kong, Kaohsiung, Incheon. So yan yung mga ENC permit nga na expired na ruta ko. So para mabilis kong para magamit ko kasunod. So ito lang ginawa kong pangalan. So save na natin. So close. So balik muna natin ito sa Kangkurai kami ngayon. Okay lang. Ayan. So, kunin na natin yung USB. Transfer na tayo doon sa Corns Connect. So, nandun sa radio room yung computer namin. So, nandito na tayo sa computer mga kabaro. So, ang gagawin nyo lang is hanapin nyo yung Corns Connect. So, dito yung na computer naka-install yung Corns Connect namin. So, i-click nyo lang. Double click. Tayin lang kasi nag-loading. So pagkatapos, click nyo create new order. Yan, create new order. Pagkatapos is kita nyo itong folder na ito. Ano? So i-load nyo yung ginawa nyong ruta doon na kinuha nyo sa ikdis. So click itong folder, click browse again. So hanapin nyo yung ruta na
ginawa nyo. So, that RTC, so hindi ito. So, wala, kita nyo, wala kayong nakitang file name na ginawa natin kanina. So, ang gagawin nyo is, ilagay, hanapin nyo yung grc.csv. Ayan, yun. So, lumabas na kasi naka-csv. Click nyo lang yung ruta na iluload nyo, na ginawa nyo doon sa ECDIS. Kung naalala nyo, ito yung Chico, Pinang, Port Kilang, Kuantan. Ayan, open. Tapos yung ma-open, ayan. Lumabas na yung mga ANC na nahagip ng ruta nyo. Kasi ito yung advantage pag nakagawa kayo ng ruta doon at iload nyo lang dito. Kasi kung ano yung mga nadaanan niya na ANC, automatic na mahagip niya. So ito na yun, 99, total item is 99, so $980. So marami pa akong i-cancel ito na hindi naman kailangan yung mga maliit. No, kasi yung opisina magreklamo yan kasi masyadong mahal. So dito lang kayo, no, kung may EDP i-on nyo lang kasi automatic din dito sa ito kung madaanan niya yung Admiralty Digital Publication, meron din dito, i-on nyo lang. Kaso ngayon naka-zero kasi lahat is meron na ako. So wala pang expired, so walang nahagip. So ito lang, i-on nyo lang. Off on, so naka-off on lang yan, so i-off nyo lang kasi hindi naman kailangan. So yung i-order nyo is Admiralty Victor Charles, no? So ito nyo lang i-on. So pwede nyo lang i-on nyo kung ano yung holdings nyo, show holdings. So kung ano yung meron na kayo dati para makikita nyo kung ano yung i-order nyo, no? So ito yung mga na-expired. Yung kulay pula, expired yan. O, tapos yung kulay dilaw, ayan, show your holdings. It means yung kulay dilaw, meron na kayo dati niya na order. So, may expired na. So, yung kulay green, ito yung mga meron ka na. No, naka-order ka na, hindi pa expired. So, existing na. So, meron ka na doon sa ECDIS. Yung mga na-order na ito. Ano, yung kulay green. Pag kulay green. So, yung mga itong kulay dilaw, ito yung meron ka na. So, ang gagawin natin is i-order ulit, no? I-order ulit. So, kagaya nito, meron na kaming biyahe dati. So, meron na akong mapa dito banda. So, dito yun sa Tanjung Pilipas, biglang sumaglit yung barko. Kaya nag-order ako emergency, so meron na ako. So dito pala sa Singapore tsaka yung China, ito yung tandaan nyo, yung kung isang ENC permit, marami yan, no? Marami siyang ano, kasi ewan ko bakit ganito yung sa Malaysia tsaka sa China. So marami na sa isang permit, marami siyang mapa. Ayan, dala yung maraming mapa. Kaya pag i-click mo yung isa dyan, automatic yung lahat ng naka-green yan mawawala. So ganyan talaga yan dito sa Malaysia tsaka sa China. Kagaya dito sa Hong Kong. Ayan, kagaya dito sa Hong Kong. Ayan, yung kung ba to? Incheon pala, Incheon. So dito sa Hong Kong, paras lang yan, yung mga maliit na yan na ANC permit. So sa isang ANC permit lang yan, pag i-click mo yan, malahat ng mga maliliit yan, dala yan, no? Yan, kasi hindi natin ito maikakansil. Mag-sample sana ako, pero hindi ito makansil kasi meron na tayo, no? Ayan, pupukunin natin itong mga nakadilaw. So, show all ANC muna para makita natin kung ano yung i-order natin. Tapos magka-cancel lang tayo. Ayan, order natin ito. Ito makikita ko yung dala yun. Yan,
So pag naka ganito, naka kung nakita mo overview, pag ganyan mo coastal. Ayan, nakikita mo 'yun ang coastal. Tapos approach, ayan, approach. May harbor pa. Ayan, diyan lang makita, zoom out, zoom in mo lang. Kasi pag maganyan, hindi mo makikita yung pag naka-overview ka, hindi mo makikita yung mga approach sa harbor. Dapat mo i-zoom in mo. Ayan, para makikita mo sila mismo. Ayan. So paano ba mag-cancel ng ENC, no, na hindi na kailangan? Ayan, gaya niyan. So ito, kailangan mo to. Ayan, kailangan mo yan. So i-zoom out mo para makikita mo yung hindi mo kailangan. Ayan, gaya niyan. Hindi na kailangan kasi may malaki. O yan, yan. Zoom out mo. Makikita mo yung mga hindi na kailangan. Ayan, ito maliit. Ayan. Wala siya. Yan. So paano ba i-cancel yan? O, i-click mo lang. Yan. Kaya automatic mag-itim yan. Pwede ka rin minsan kasi pag ganyan malaki, may hindi ka hindi makikita. Example, mag-sample ako dito. Ilagay ko sa show links. Yan. Kagaya niyan. So i-off mo lang yung kuan kasi ito kailangan mo eh, minsan nakaganyan. Minsan pwede din doon, pwede din dito kasi ito makikita mo kung ano yung mga naano mo talaga. Mga nadaanan kasi pag dito i-off, i-on mo. Ayan. Pwede din naman kaso nakakalito. Mag-zoom in, zoom out ka pa. Yan, mag-zoom in, zoom out para makikita mo yung nasa sayo naman kung saan ka comfortable, pero ako mas comfortable ako doon sa i-off mo yung ENC para makikita mo kung ano yung ika-cancel mo. Kaso ang disadvantage lang nito, example may ika-cancel ka ito, pero ito nakikita mo na kahit malayo. Example yung pagkakaiba nung i-off mo yung show ENC saka yung i-on, yung i-off mo yung ENC kahit yung maliit na hindi naman kailangan, makikita mo na kung saan yung ika-cancel. Unlike sa i-show mo yung ENC, zoom out, zoom in, zoom out mo pa. Yan. Yan. Zoom in, zoom out mo pa para makikita mo kung saan yung ika-cancel mo. Yan. Yan. So, mas comfortable ako doon sa i-off mo yung ENC, show all ENC, para makikita mo malayo pa lang, naka-overview ka pa or general, kita mo kung saan yung hindi kailangan mo. Ayan, kagaya nyan. So example, yung MY3C, o siyempre hindi naman kailangan to kasi maliit lang, oh maliit lang yung noon. So meron ng ito, kita mo yung dilaw na ito, yan, covered na yan, so pwede na itong i-cancel. So ang disadvantage nito, hindi mo kung i-click mo yan, yung kagaya ng ginawa ko doon sa i-off mo, hindi mo makikiklik yan kasi yung malaki yung makakancel mo yan. So ang gagawin mo is MY3C06554 ang hanap para makancel mo yan. Hindi mo makiklik kasi yan kahit i-zoom out mo pa. Ayan, hindi mo makiklik dito mo sa kita mo yung arrow na ito. Yan, kung nakikita mo itong arrow na ito, click mo lang, so lalabas na yung mga ENC. So lahat na itong mga nakapula, ito yun, nandito lahat. Yan, nandito lahat. So hanapin mo lang itong MY3C0654. So paano i-cancel? MY3C0654. Yan, pag-click mo. Bakit? Wala. Ayan, MY3C. Ayan, pag i-click mo yan, malalaman kung yan may. So, hindi ito. MY3C064554 ito. So, pag-click mo, naka-highlights yan. Kung nakikita mo, naka-highlights yung pula. So, yan yon, ibig sabihin, yan yung ika-cancel mo. So, i-click mo lang itong X, no? Mark na pula.
Yan. Are you sure you want to remove the item from basket? So na remove na, so nabawasan na yung ano mo. Nabawasan na, so magka-cancel pa tayo dito ng marami kasi yung hindi kailangan, kailangan i-cancel. So ito hindi na ito kailangan kasi hindi, hanggang pinang lang tayo, meron namang maraming kuan diyan. So pag ganyan, pag click mo pwede ka rin dito basta naka-highlights lang. So pwede rin ka rin mag-cancel dito pag ganito, pero pag mga maliit lang kailangan mo dito kadumaan sa Xmart na ito. So pwede na rin ito, dito shortcut. Yan. Lang yung mga naka-itim na yan, it means hindi na kasali yan sa order mo. Tingnan mo na bawasan. So kung mag-select ka rin ng period, no, kung ilang months yung gusto mo, dito ka sa select period. Ayan. 3 months. Tapos apply. Ayan. Tapos 6 months mas mahal. Apply. Ayan, tingnan mo 1.7. So dito, so minimum is 3 months. Yung laging 3 months yung ina-apply namin kasi nagbabago yung biyahe. So kung tapos ka na, hindi ko lang to tapusin lahat na ika-cancel kasi baka maboring na kayo, masyado ng marami. So magka-cancel tayo, mag-sample pa tayo ng isa na ika-cancel para kabisado na yung mga unnecessary na, no. Yan, kagaya nito. Yan. Yun, kunti lang yung nakuha niya, oh. Yan. Pero nadaanan, natamaan ng ruta mo. Pero sali pa rin. So hindi na kailangan to. No, makikita to ng opisina, baka magalit. So hanapin mo ID 4000. ID 4000. Yan, ID. ID 4000. Ayan, 4018. Click mo. Ayan, nakikita naka-highlights. Yan. Click mo. Highlights na it means ito yung naka-cancel mo. Xmark mo lang, remove. Ayun, nabawasan na. So, yan lang na magka-cancel. Ito naman, MY4C5230. 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 So, click mo lang yan. Yan. So, nag-highlight siya. So, di naman kailangan yan. Xmark mo lang. So, naka-itim na siya. It means hindi nakarga. Kasi, hindi na kailangan yan. Kasi meron ka naman ito. Yan, dala na yan. So, ganyan lang yung mag-order, no? Ng ANC sa Corns Connect. Madali lang. Basta alam nyo lang. So, sana ay nakatulong ako sa inyo, no? Pagkatapos yung example, tapos na kayo lahat dito. So, fill up nito. 0067. 004 South. Yan. Tapos, from port. So ngayon nasa Ningbo kami, hindi pa kami nakadikit. So naka-anchorahe pa kami, okay lang 'yan. So yung departure nyo, tantsahin nyo lang. Hindi naman yung kailangan maski example book.